Magandang umaga sa inyo, mga kalapatids. Ngayon nga ay araw rito ng Sabado sa UK. At napakaganda ng sikat ng araw. Eh, makikita nyo. Sasamantalay natin. Magpapakawala tayo ng ano, ng mga young bird natin. Ay, mga naka-ready position na sila. Papakawala muna tayo. Tapos mamaya na natin patutukan yung pagpasok nila. Ayan, para ano sila sa trapping. Mga kalapatids. Ayan, napakaganda. Ayan lang, mga kalapatids. Silabasa na. Boss. Ayun, pati yung mga second clutch natin, dire-diretso na rin sila kung ano, yung iba, ha? Rumonda. Sana nga, walang maano, walang sumalpok. O kaya, so walang madakma ng ano, ng hook. Dahil mamaya, sure ball, maraming hook, tsaka may mga palgon, dahil magandang araw. Ganyan nga, sigurado mangyayari mamaya. Dahil magandang araw, eh, may hook. Tsaka may mga palko na ito mamaya. Ayan na sila, oh. Ayan, mga second clutch natin, hindi pa masyado naglalabas. Yung mga ibang second clutch, siguro ito yung mga ano, yung mga huli kong isinalpak, yung mga pinasok. Ayan, oh. So ganyan nga mga kalapatids, yun yung mga second clutch natin, mga naglililipad na. Ayun, may dalawang uwak dun sa taas. So hindi naman inaano ng uwak yung kalapati natin. Ayun, mabait, mababait naman yung mga uwak, hindi naman nila inaaway mga ibo natin. Ayun. Tapos yung iba nandun sa may kabilang bubong, nandun nagpunta, medyo takot kasi mga second clutch yung iba. Ayun. Pero ganyan lang yung mga ibo natin, palipad-lipad. Na lalo yung mga second clutch kung makikita nyo nga mga kalapatids. Ayun, mga nakahiwalay sa grupo. Ayun ang grupo natin. So di ba yung mga second clutch, nag-aaral sila lumipad. Dahil nga maganda yung yung panahon. Ayan. Hindi pa ako nagpapatuka, hindi ko sila pinapapasok pa. So, ginagawa nga natin mga kalapatids, sinasara natin yung pasukan nila para pag tawag ko sa kanila, bang tawag dito, dire-diretso yung pasok nila. Ayan. Tapos sabay yung mga old bird natin, mga kalapatids, yung mga ilalaban natin, ayan. Sakit sa ulo. May mga itlog, mga kalapatids. Ayan, kung makikita nyo, may itlog dun. Ayan, mga nag-iitlogan, mga yan, kala nila breeding pa. Kaya no choice tayo dyan pag ganyan, mga kalapatids. Eto, di ba, mayroon pa tayong tatlong inakay rito na ipapasok doon sa kabila, tapos na tayo. Yung mga itlog na to, hindi na natin bubuhayin. Di ba, ang gagawin natin dito sa mga to, sa tatlong inakay na to, sa mga itlog na to, papalitan natin ng dami egg. Para hindi malaspag yung mga hen natin. So, ganun na lang sa karera. Ayan, yung checker, yung blue check natin, gustong lumabas. Ayan nga, mga kalapatids. Mamaya, pakakawalan ko rin sila para makapag-pagaspas dyan sa labas. Ayan. So, mamaya na lang, mga kalapatids. Ay, teka. So, ito nga, mga kalapatids. Ganito nga yung ginagawa natin. So, ayan, sinasaraduan natin yung trapdoor natin. Tapos, ayun yung mga ibon, naglililipad yung mga ano natin. Dumapo na kanina yan, simula nung rumondo sila. Tapos, sabay, lumipad ulit. Ayan. Kasi nga, may mga kasama sila mga second clutch na hindi makatagal sa kanila. Tulad nito mga to. Ito yung mga hindi makatagal sa liparan. Yan, yung mga yan. Dahil mga bata pa masyado. Ayan, pagbaba na ito mga to, papapasukin na natin. Ayan. Ayan. Papapasukin na natin yung mga yan. So, subukan natin mga kalapatids kung
magsisipasok na itong mga to. Dahil gutom lang nga sila. Papapasok na tayo mga alapatid sa mga ibon natin. So ngayon, mabagal pa sila pumasok. Gawa ng mga hindi pa masyado sanay. Pero masasanay din yung mga alapatids. Na isang tawagan eh, pasok agad sa loob. Kapag ano, kapag dinisiplina ako na ng gusto. Hindi ko pa dinidisiplina eh. Sa ngayon, turo-turo lang. So, katulad nga nung sinasabi ko sa inyo kanina, mga kalapatid, sa na yung hoko. Sabi ko sa inyo, basta mainit, maglalabasan ng mga hoko. Ayan ako. Oh, ready to dive na sa mga kalapati natin, mga kalapatids. Ayan, ilapit pa natin. Zoom pa natin siya. Ayan, oh, naka-hunting mode. Yung hook. So, yung mga ibo natin, ibang tawag dito. Pero hindi naman ako na ano, dahil may mga uwak. Ayan, yung mga uwak natin na dyan sa labas lahat. Kaya maglalayo yan. So, pakakawalan muna na. Ayun, katulad yung mga ibon natin, nandun na, naglalumayo na yung mga young bird natin. Maglalayo yan. So, mamaya na ulit, mga kalapatids. So, ito na, mga kalapatids. Pinakawalan na natin yung old birds. Ayan. So, karamihan dyan, mga nag-aabol sa pares. Mangingitlog. Ayun nga, katulad nyo, ano, yung red jack natin eh, no? Ayan o. Ibang tawag ito, yung pares niya nasa loob. Ito nyo naman mga kalapatid, bumabagan. Ayan, mga ibo natin. Ito mga ano na to, hindi to tatagal. Hindi to magsisitagal. So, ayun. So, mamaya na lang ulit mga kalapatid at magpapaligo ako ng mga ano natin, old bird. Tsaka yung ibang young bird na nasa labas, maliligo sila. Yun na nga. So mamaya na mga kalapatids. So ito na mga kalapatids, pinakawalan ko na rin yung ibang first clutch. Dahil magpapaligo nga tayo ng ibon para magsiligo na sila. Sana lang walang madisgrasa mga kalapatids. Dahil usually kapag pinagsasabay ko yung old bird at young bird eh, sa low fly, yung mga nadidisgrasa pa rin tayong ibon, mga sumeserga. Eh sana nga ay walang sumerga mga kalapatids. Ayan. Ayan sila. So, di ba lang mga kalapatids eh, tapos na nga tayo magpaligo ng mga ibon natin. So, itong mga kalapati natin karamihan eh, mga nakatambay na lang.
Yung mga tambay na yan. Yung mga young bird. Yung mga pinakapasok ko kanina, pinakawalan ko rip. Pinakawalan ko uli para maligo. Yan. Eh, tapos na. Mga nagsipasok na yung mga old bird. Yung ibang young bird, yung mga nakatambay sa ano, sa tuktok ng bubong natin. So, papasok na lang yan pag gutom na. Di pa naman tayo nag-aano, nag-bantawag dito eh, nagdidisiplina. Kumbaga eh, tama lang mga muna yung mga ganyan-ganyan na ano. Yan. Sa susunod, didisiplinahin na natin yan. Siguro matagal pa naman dahil uunahin ko muna yung, ano, yung mga old bird na i-training dahil nga karera na sa April 9. So hanggang dito na lang mga kalapatids yung ano natin, yung video natin. So nga pala mga kalapatids, bago nga pala yung shoutout natin, eh sasabihin ko lang sa inyo, antabayanan nyo po yung parapol ni The Poor Man's Love o ni JB Dison. Magpaparapol po siya. Ang mga ibon doon mga kalapatids eh, na ipaparapol, ang alam ko eh, abot ng 6. Pero yung mga ibon na yun eh, hindi basta-basta na mga ibon lang na ano, yung mga nag-sponsor nga mga kalapatids kay The Poor Man's Love tsaka yung mga ipaparapol ng mga ibon eh, bantawag dito yung mga may-ari eh, talagang kumakarera at pumepuesto sa karera. Kaya antabayanan nyo yan mga kalapatids, napaka ano na ito, napakagandang rapol na ipaparapol na ibon ni Tol JB. Suportahan po natin mga kalapatids, suportahan po natin yung mga bawat vlogger, lalo na pagdating dito sa pigeon industry, bantawag dito, lalo na yung mga kumakarera talaga, yung mga hindi nang loloko na bantawag dito, na mga panser na bantawag dito, hindi naman kumakarera pero kung ano-ano sinasabi rin sa ibo nila. Eto mga kalapatids, garantisado ako na magagaranti sa inyo na yung mga ipamimigay na ibon doon eh talagang magagandang linyada at mga anak-anak pa nung mga ikinakarera ngayon sa South na nakapwesto at mga live na ibon na tumatawid ng dagat, yun pa yung mga bantawag dito, yun pa yung mga ipaparapol. Kaya mga kalapatid, suportahan nyo po yan. Okay, shoutout na tayo. So, eto na mga kalapatids, makakabawi na ako rin sa mga hindi ko nasa-shoutout ng mga nakaraan. Lalo-lalo na rin sa mga bago nating subscribers. So, shoutout nga pala kay JDC Love TV and Adventure, kay Julian Ditera, kay shoutout kay Ness Ronquillo, shoutout din kay Mamsi Popsi Pigeon TV. Yan, si Mamsi and Popsi, lagi pong nagla-live yan. Kaya, supportahan po natin. Lagi po sila nagla-live. Panoorin nyo. Napakabait po nung mag-asawa na yan. Shoutout kay Greg Bradley Villanueva. Yan, lagi nakaan yan. Laging naka-antabay yan si Greg. Shoutout din kay Stoy Love TV. Shoutout kay Kuya Jepoy TV. Shoutout din kay Jet Love TV. Shoutout din kay Team RNR Loft. Shoutout din kay Jonathan Reyes. Shoutout din kay Nobody's Loft. Shoutout din kay Chubby Reyes. Shoutout din kay Chubby Reyes. Shoutout din kay Mr. Sipag TV. Shoutout din kay Sunny Boy Rivera. Shoutout din kay The Flash and the Fury TV. Shoutout din kay Lance Dabu. And shoutout din kay Pau Salazar SF Loft. Tsaka syempre, shoutout din sa Team Yahoo. Mga kalapatids, karera na nga po. Nagsisimula ng karera rito sa parting Europe. Kaya katulad niya no, ni Boss Austria Brothers. Panoorin nyo po dahil bukas, araw ng Linggo rito, pauwian niya ng first lap ng karera nila. Maganda nga ang laban doon. Nasa Spain siya. Sa susunod naman ay kay Boss M. I think mga March 26 ang kay Boss M. Magsisimula sa Amerika. So, bantawag dito. Antabayanan ninyo po. Kami naman dito sa UK. Magsisimula ang karera namin dito. Mga kalagitnaan ng April. Diyan magsisimula na ang old bird race namin hanggang ano na yon, hanggang aabuti na ng July kasi ano, mahaba yung karera rito ng old bird
Kasi nga, meron kaming channel race. So, yung channel race nga namin, mga kalapatid, hanggang France ang lilipa rin. So, titingnan natin kung ano, kung tatagal yung ano natin doon, yung mga ibon. First time ko nga kasi magcha-channel race, mga kalapatids. Tsaka, dun nga pala sa mga nasa Pilipinas na nasa Team Yahoo, katulad ni Skyline, ni June Skyline Loft, tsaka ni Boss DP World, kay Kawasaki Loft TV, kay Boss Neil, bang tawag dito, dahil nga meron kay Tall J Barbs, dahil nga merong avian flu, natigil nga yung karera sa Pilipinas. Kasi nga ayaw nga magpapasok nung mga tawid dagat sa papunta sa south. So alam nyo naman yan, mga kalapatids, na natigil dahil putok na putok yung balita. So ang ano ko lang doon, mga kalapatids, wag po kayong matakot sa avian flu. Kasi katulad dito, siguro mga last 3 months ago, nagkaroon din ng avian flu. Etong ang lugar ko, mga kalapatids, bantawag dito, naka-red list to sa avian flu. Kasi doon sa Ellesmere Lake, mga malapit lang rito yon, yung Ellesmere Lake, patay lahat, hindi naman lahat, karamihan ng mga swan, ng mga ducks, tsaka yung mga iba pang naninirahan doon sa lake. Pero yung mga kalapate, mga kalapatids, hindi na dali. Yung mga kalapate. Dahil nga, yung mga kalapate, malalakas yung resistensya. So, di ba, batawag dito, nung na-red list yung area ko, sumulat yung RPRA sa mga na fancier dito sa area ko na hindi kami pwedeng magpakawala. Pero paminsan, makulit ang abang lingkod. Nagpaparonda pa rin tayo. Pero pasundot-sundot lang. Para exercise lang sa ibon. Mga isang beses sa isang linggo. Excuse me. So, yun na nga, mga kalapatid. So, hanggang dito na lang yung video natin. Mag-ingat po kayo lagi at God bless sa inyo tsaka sa family nyo. Bye-bye.